Good morning, guys. Happy Friday. Yay, wait lang. Hindi pala ako naka-google. We're playing Christmas songs na today. I was just in the mood to play Christmas songs. Tapos, naisip ko din baka mamaya itayo ko na yung aming Christmas tree. We'll sinisipagin ako. Okay, go down from there. Are you gonna read the words? Yes. Okay. Yes. Mm. Here. Okay. Here. So smelly, what's it? What this word? Funny? Let's read together. Funny, okay. Go, help, here, I. That was a funny joke. They went. No, will. They will go to school. What's the first word? I need help. No. Look, this and this the same. I will need help. No. Help. I will help you. Good. Oh, Zach is helping you. Okay. Okay, come on, let's go now. We're gonna do it. Oh, how do you read it? I will help. You said read together. You said read together. Okay, oh, let Kuya say naman. I will help you. Okay, come on. It's okay. It's 10:33. Kakain kami dun sa ano, malapit sa school niya ng Kaya Toast and Egg. Wala na kami itlog eh. Okay, sit down na guys. Let's go. Yummy, Zach. Yeah, later. Let's share that. The last egg, let's share. Okay, let's share it. Oh, eat na. The real set, the egg, the last egg. Yummy. Yummy. Hey guys, we're home. Ang aga namin, grabe, 11:30 pa lang sa bahay na kami. Which is, normally, 11:30 is either kakapasok lang ni Seb. No, basta nasa school pa kami ng mga ganitong oras usually. Ay, ay, ay. Masarap ng maaga minsan. Anyways, kanina pa ito nag-aaya si Zach sa grocery. Bili daw kami ng Yakult and fruits. Pero sabi ko kasi, mag-exercise muna ako bago kami lumabas para wala akong balang magluto today. So, kami ni Daddy ulam is kare-kare na nasa freezer. Tapos, yung fish steak may natira pa yon. So, bala ko ngayong lunch, either bibili na, malamang bibili na lang mo, take out na lang ako sa Hawker. Tapos mamayang gabi na lang. Tapos mamayang gabi din, bala kong tumakbo eh. So, we'll see. But anyway, so, mag-workout na ako para mamay pag lumabas kami, dire-diretso na mag-grocery. Pata kami grocery, kakain kami ni Zach, tapos susundo na kay Zeb. Kesa yung go-grocery, tapos babalik, tapos aalis na naman. So, let's do this. Yesterday, supposedly, may workout ako. Pero, ang sakit na katawan ko pagkagising ko kahapon. Hindi ko maintindihan. Grabe yung sakit ng katawan ko kahapon. Sabi ko, hindi ko kaya. So, technically, sa program, dun sa app, kahapon may workout ako, tas ngayon yung rest day. So, ginawa ko, papagbalik na rin ko. So, kahapon ako nag-rest day, tas ngayon ko gagawin yung workout. So today's workout is 30-minute beginner strength training. Sabi ko kung nag-workout ako kahapon, tas strength training pa, mas lalong hindi ko yata kaya sa sakit ng katawan ko kahapon, ibang klase. Alam mo yung parang masyado akong na-stretch. Parang feeling ko ang sakit ng hamstring ba to? Hindi, parang sa bandang glutes, masakit yung likod, masakit lahat. Basta ngayon, much better. So, beginner strength training, bukas beginner weight training. 30 minutes. So, let's do this, guys!
Okay, we're done with the workout. Actually, kanina pa. Okay, I'll do it. Si Donna. Mag-1 o'clock na. So, either kakain na kami or magte-take out na kami at mamaya na kami kakain or doon kami kumain sa eskwelahan ni Zeb habang nag-iintay. Kasi parang alanganin eh. We'll see. But yeah, nagsalang pala ako ng labada. Let's go, go, go! Dito na kami sa school ni Kuya and it's raining. Na naglalakad kami, medyo malaki na yung patak ng ulan ngayon. Bumagsak na. Oh my goodness. Hey, don't press anything. Hey, sing your song. Sing your song. Rainy, 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 rainy. Mga asar yan, iniiba yung lyrics. Are you excited to go to school? Next year? Who's gonna be your teacher? Who's gonna be your teacher? Interesting question. For home, they're eating. It's ano na 2:50. Basa ako sa likod. Tsaka yung sapatos ko, it's soaking wet. Ang lakas ng ulan pa uwi. Pero sila, okay naman sila. Anyways, hindi kami nakakain ni Zach. I mean, nagbumili lang kami pero hindi kami kumain na doon. Sabi ko, dito na sa bahay. Mas gusto ko kumain dito sa bahay. So, pumunta muna kami ng grocery dahil nga si Zach ay nagpapabili ng yakult and fruit. Buti na lang. Ay! Yung fruit na ano, nakaabot kami ng pakwan ulit. Na mura lang. 2.17. Tapos, ito, parang promotion. May nag-a-allocate si auntie. Naawa naman ako sa kanya para gusto niya makabenta. Sabi, sige na. Nakita niya kasi ako naka-outfit na pang-workout. Sabi niya, this one good for exercising. Ayan, protein smoothie. Buy 2, get 1 free. So, coconut, 0 sugar, 20 grams protein. So, isang flavor na, tingnan natin. Kasi meron siyang ano, free taste. So, tinikman ko yung mango. Tapos, sige, kuha ko ng mango. Ang kinukuha kong bundle is mango and yung coconut pineapple. Tinatikin niya rin sa akin ito, masarap din. Kasi sabi niya, ito na lang kunin mo. Tapos, guys, quiet please! Sabi, ito na lang daw kunin kong bundle. Tapos, bibigyan niya sa akin yung free na mango and orange. So, parang lahat ng flavor, matatry ko. Ito, hindi ko na taste test doon, pero I'm assuming na medyo maasim siya. Tapos, medyo thick yung consistency niya, alam niyo yun. And, hindi ko masyado gusto. Alam, okay lang sa taste test, pero yung parang isang baso or iinumin ko straight from here, feeling ko hindi ko siya maiinom ng, or parang pahirapan maubos for me kasi parang ang thick ng consistency niya. Ang I was thinking, iano ko siya sa, ibiblender ko with ice para mas masarap inumin. So, yan. $3.95. Parang itong lahat, itong tatlo lumalabas $3.95. So, good deal na. Matagal ko na rin naman siya gustong itry. Nakikita ko siya. So, yeah. Anyways, kakain na kami. And then, parang bala ko hindi pa tulugin to mga to, pero tignan natin. Yan. Tapos, bala ko tumakbo din ngayon, di ba? Pero kung magdidire-diretso yung ulan, mukhang malabo. Tapos, masasampay pa pala ako. Kaso, ang pangat ng panahon. Kanina, init-init eh. Talaga naman. Ito na yung smoothie, yung mango orange smoothie. Ati kami ni Zach. Nilagyan ko ng ice. Okay. Walang tigil ng dalawa ng kaka-request ng activity. Hindi ko alam kung ano yung ilalabas ko. Educational, which is, meron ako naka-prepare. Meron nga ba? Ay, hindi pa pala siya naka... Hindi pa siya naka-laminate. Or, should we do a messy play? A sensory play? I bought this online. Instant snow. Nakita ko lang to sa YouTube eh. Habi ko, interesting. Meron pala dito. Ayan, instant snow. Basta para siyang snow. Lalagyan mo lang siya ng tubig. Tapos mag-expand siya ng parang snow.
I bought, ano, marami akong binili. Sabi ko, bibigyan ko yung mga sila, Mom Shees, saka si Zion. So, Mag, if you're watching, wag kang bibili nito kasi I'm gonna give you. Tapos, ano ba ba? Hindi ko alam yung mga choices ko. Ito, bibinili ko din online. Nakarating lang today. So, memory chest. Parang ganyan siya, oh. Meron siyang dice, tapos ganyan yung mga, ano niya, tapos nakataob siya. If I'm not mistaken, sa pagkakaintindi ko sa picture, parang i-roll yung dice, tapos if I got, kanyari, nakuha mo, red, ganyan. So, mag-open ka isa. Pag hindi siya red, syempre, babalik mo. Tapos yun, memory. Memory game. Ang cute na kasi, tapos wooden siya. And all. So, yeah. It's a fun game. And then, ano pa ba yung option ko? Yun. Or, yung binigay ni Sis Chi. Hindi ko pala napapalaro sa kanila. Ito pang isa, oh. Parang lacing game. Oh, blocks and crafts. Parang lacing yata to. Ayan. So, pwedeng gawin. And meron din palang ganito eh. Yung pink. So, yan. Hindi ko pa sure kung anong ipapagawa ko sa kanila. Pero excited ako try yung snow eh. Ano sa ba? 4:30 out na si Daddy. Wala na rin ulan. So, parang malamang tutuloy ako ng takbo today. At least man lang magawa ko yung 3 kilometers ko dun sa... actually, bala ko mag-10 sana. Kasi, diba, sa ko mag-start na akong mag-train ng half marathon. Pero parang ang aga pa. Parang October pa lang yun, April pa yun. Parang tatama rin ako pag ganun katagal. Sabi ko, mga next year na ako mag-start sana mag-train dun. Pero at least magawa ko yung 3 kilometers, mas madali lang chicken. Para dun sa yung sinalihan ko nga na ano, merong medal. Hindi ko nga alam kung, kasi 3 kilometers yun, hindi ko alam kung pwede ko ba siya okay lang ba na sobra. Kunyari mag-10 ako kasi kailangan ng screenshot. Syempre ayoko namang i-stop yung timer ko for that. So yun, hindi ko alam. I don't know. Anyway, nakalaka ng problema ko. Pag-isipan ko muna kung lalaroin nila. So this is what we ended up playing with. What did you get? Oh, blue. Blue. Yeah, you get it. Okay. You put it on you. Huh? Red. Red. Fine. Is that red? Yeah. Oh, keep it. Okay. Kuya's turn. Blue. Blue. White. Guess. Black. Oh, you remember where's the black? JJ! Okay, who is it? They're best friends. I don't know which one. Oh, just, no, you have to, you open one. Just choose. What's mine? JJ! Yellow! Oh, Zach's turn. Go! Red! Red or red? There's more reds in there. Oh, again. Ayan na guys, alas 6 lang, dito na si Daddy. I'm ready to go. Although tinatamad ako, hikab nga ako ng hikab. Naandok ako, hindi kami nagnap. Pero sabi ko, I gotta do this. I need to do this. So yun, nag-change outfit lang ako. Yes. Kasi kanina basa yung t-shirt ko, tapos basta... Yes! Runner na runner. Yung aking 2XU pero Japix na compression socks. My favorite pants, favorite shorts na nakuha ko sa Ukay. Reebok na top.
Tapos yun, yung sapatos ko nabasa kanina, yung isa kong ginagamit na running shoes. So, eto yung luma kong shoes. Ngayon ko na lang siya nagamit. Nakakapanibago yung feeling. Iba yung pakaramdam. Pero magaang din naman siya, pero nakakapanibago lang. But anyway, so let's run para we can get a new medal. Okay. Hey guys! Anong last vlog ko? Ah, bago ako umalis ng ano no. Kanina, alam nyo ang ing-ing ko, nakakainis. Sayang yung takbo ko. I thought, ano na ngayon? Start na ngayon yung ano, yung sinasabi ko dun sa yung registeran ko na 3K, na 3 kilometer run na online. Bukas pa palang start. So, I don't think pwede yung ano, pwede ko i-enter o i-submit yung ngayon run ko today. Kasi alam ko, dapat within the period, November 3 to 10 yata yun, no? November 3 to 13. Sabi ko, tatakbo naman ako ulit. So, okay lang. Tapos, di nung nakita ko yun, nakita ko kasi yun, nasa labas na ako. Sabi ko, double check ko nga. Nasa labas na ako. Tapos, sabi ko, sige, mag-ano lang ako ngayon, 5 kilometers. Tapos, nung nga ba tumatakbo na ako, siguro, kasi 'di ba ano yung nagde daily workout na ako daily pero except may mga rest day naman kasi talaga doon. So pero parang more than a week na yata ako nag-workout. So parang feeling ko lumalakas na naman yung stamina ko. So kanina, sabi ko parang ano na kayang naman mag-5. Sabi ko ituloy ko na kaya to hangga't kaya ko. Sabi ko ilalagpas ko ng 10. Kasi titingnan ko, syempre, kung kakayanin ko, ganyan-ganyan. Kasi so far naman, ang tinatakbo ko pa lang, or yung farthest na natakbo ko pa lang is 10, di ba? Dahil nung nag 10 kilometer ako, sabi ko, kahit at least mag 12. I think, feeling ko kaya ko pa eh, pero inisap ko na ng 12. 12 minutes ko ay 1. Nag-iba, nung simula ng takbo ko, sync yung relo ko at saka yung cellphone. Bandang simula. Tapos nung pahuli na, ayun, nang iba na siya. So, nauna akong maka 12K dito sa cellphone ko. 1 hour 28 minutes yung 12K ko. Pero sa relo, 1 hour 31 minutes. So, 3 minutes din yun, no? In fairness. 500, mga around 500 meters yung naging discrepancy nila. Hindi ko alam nung umpisa, timing talaga sila. As in, pati yung oras, pati ano. Nung dumaan yata ulit ako ng ano, ewan ko, nung papunta naman, dumaan din naman ako ng underpass. Pero, nag-jive pa rin. So, in-expect ko na nga mag-iiba yun. Pero, hindi nag-iba. So, pero nung pabalik, feeling ko nung dumaan ako ng underpass, ayun, na ano na naman yung GPS niya. Anyways, so yun. So, I did 12 kilometers. Sabi ko nga, diba, kanina nung tumatakbo din ako, kasi ko, hindi lang naman sa April merong half marathon. Kumbaga, yun lang yung tinignan ko, sabi ko na mas reasonable feeling ko. Ngayon, hindi ko ano yung sarili ko, hindi ko masyadong ipipressure na itrain. Pero sabi ko, meron sa December. Yung Standard Chartered, yung yearly yun eh, Standard Chartered na marathon, merong half, may full, ganun. Sabi ko, sali na kaya ako sa December para at least natapos ko na. Nung nag-post nga ako sa Facebook eh, sabi ko, funny na nung start of this year, sa mga nanonood ng vlog ko, matagal na, pero start of this year, ang in-aim ko lang is maka 5K. Nung time na yon wala akong idea anong gaano ba kalayo ang 5K. Although malayo siya, pero since nagawa ko na yung 10K, parang 5K is parang ang maiksi na lang siya. Sure. Parang maiksi na lang siya. Don't get me wrong, yung 3K ka kanina, sabi ko, diba suppose hindi gagawa ko ng 3K? Sabi ko, eto na, nag-3K na ako. Pero hingal na rin ako nun, ha? Pero, ganun naman, syempre, may hingal ka naman. So, mag-keep up ka na lang ulit. Sabi ko, hindi rin pala biro yung 3K, sabi ko, ganun. Pero, caring yun. Tas yun, sabi ko, might as well, i-try ko na i-push yung sarili ko na mag-go beyond 10. So, sabi ko, at least 12. Dapat 12 to 13 eh. Pero kasi nandito na ako sa amin. Alam niyo yung paikot-ikot na lang ako dito sa building namin para lang matapos ko na yung 12. Sabi ko, nakaka-bore na. Di sana ba kung medyo malayo-layo pa ako, eh, alam niyo, mas, kasi inisip kong pumunta ng grocery, sabi ko. Kasi umuwi na ako.
Sabi ko, sige, pala akong grocery. Sabi ko, huwag na, gasos lang ako. Naman talaga akong bibilin. Balik na. Bumalik na ako. Tapos yun, so paikot-ikot na lang ako hanggang sa matapos ko nila yung 12 kilometers. Tapos yun, sabi ko nga, start of this year, ang in-aim ko lang is yung 5 kilometers by May, diba? Tatandaan yun. Kasi May yung nakita ko na merong event na dito malapit sa amin. Doon din, kung saan ako tumakbo kanina, diba? So, hindi ko pala, hindi nyo pala ako sa hindi nyo pala nakita saan ako tumakbo kanina. Pero dito lang sa amin, sa May Beach, diba? Diyan lang naman lagi ako tumatakbo. Kasi nga malapit. Kasi marami tumatakbo talaga dyan. Anyways, so yun, I was just aiming for a 5K. Tapos ngayon, hindi pa tapos yung taon. Nag-aim na ako ng half marathon. And feeling ko pa, kung ipupush ko talaga yung sarili ko, baka gawin ko pa siya ng December. Pero hindi eh. 1 month to go na lang. December 7 and 8 yun. Tandaan-tandaan ko yung date. December 7 and 8. Pero hindi ko matandaan kung when yung 21K. Kung sa 7 ba siya or sa December 8. Pero yun, sabi ko, kaso mahal na, 100 plus yung registration nun, lalo na ngayon, tapos na yung early bird. Tapos sabi ko, kung hindi man sa April, definitely mayroong mga event dyan ng January or February, no March. Kasi parang atat na ako na ma-meet ko na yung goal ko. Sabi ko, kung April, parang na iinip. Sumo, tatama rin ako, diba sabi ko kanina, sabi ko, ang tagal pa naman nun. Parang ang aga ko masyado mag-train. Pero yun, but anyways, sabi ko nga, it's amazing what our bodies can do na akala natin hindi natin kakayanin, pero you just have to give. Natutunan ko lang din to sa kay Hasfit, namin niya, you have to give your body the opportunity na i-push niya yung sarili niya kasi kaya niya yan eh. Kaya ng katawan natin. Hindi natin binibigyan ng opportunity yung katawan natin na gawin. So, give it opportunity and ma-amaze kayo kung ano yung kaya niyong i-achieve. Sabi ko, who would have thought? Sabi ko, end of, start of the year, 5K lang ang goal ko. Ngayon, give me 21K lang. Kailan kaya ang full marathon? Ann Curtis sa London, char. Pero yung mga ganun pala, yung sa London, mga Boston Marathon, yung mga sikat na mga marathon is may mga qualifying yata yun. May certain number of time. Dapat yung time mo, yung kumaga yung record mo, ganun. Hindi ko alam kung paano talaga yung qualifying nun, pero yeah. So, malabo pa ako nun kasi yung sa kahating oras ko nga ginawa yung 12 kilometers, yung iba kayang gawin yung 21 kilometers in 1.5 hours. Hindi ko kaya yun. Or kaya ko yun, pero matinding ano. So, yung pa sabi ko, babalik na rin ako. Kasi medyo naging lenient ako sa sarili ko. Hindi na ako masyado, hindi ako consistent na mag-intermittent fasting lately. Pag feel kong kumain, kain ako. Sabi ko kasi, nasa 47-48 kg. Matagal ako hindi tumapak ng weighing scale. Pero feeling ko nandun pa rin ako sa ano na yun. So, para ang lenient ko. Para sabi ko sa Rick, ano pa naman yung timbang ko. May space pa, char. Pero minsan, tingin ako na may sarili ko sa picture. Parang taba ko na naman. Sabi ko, ba't ganun? So, babalik na ulit ako sa intermittent fasting na consistent. And, yun, napapakanin na ako ngayon, di ba? Nung nag-proceed ako sa pagda-diet noon, hindi ako nagkakanin. Tapos, salad. So, ayun, hindi na ako masyado ngayon, nagkakanin na ako. Tapos, ang dalang ko pa magbulay. So, yan ang mga pagkakamali ko na kailangan nating tamain ulit this time. Ayun, anyways, ako yung magsi-skincare na, alam nyo ba, yung history ko sa YouTube, either about running or about skincare. Kasi si Ma'am si Daisy nasa Korea ngayon. Nung ano pa sila umalis, November 1. Kahapon pala. Pero madaling araw sila umalis. So, nasa Korea, so sabi niya, uy, kami gusto kong ipabili, ganyan, let me know. So, ako naman, sabi ko, sayang naman, nag-offer na magbibili. Hello, Ma'am, si Daisy, if you're watching. Ako, sige, ano bang sikat sa Korea, kundi skincare, di ba? Pero sinabi ko before, ako noon naman, parang feeling ko, parang hindi ako ganun ka-fan ng Korean skincare kasi parang feeling ko never ko ma-achieve yung skin nila. So, nag-search lang ako sa YouTube ng mga yung best Korean skincare. Tapos na-ano ko yung Cos RX na nga yan. Yung parang dupe nga daw ng The Ordinary. Ganun. So,
pinag-aaralan ko. Tapos, ayun, ang dami pala. Sobrang nakaka-overwhelm yung mga, ano, yung mga, lalo na sa Korean, di ba, ang dami nung step-step nila. May cleanse, tone, moisturize, serum, mask, yan. Itong mga magmamask ako, bali, second time ko ngayon. Kahapon, nag-mask din ako kasi nga, sabi ko, alagaan ko ulit yung skin ko nung maganda naman. Itong mask na to, regalo pa to sa akin ni Jong nung Pasko, December. Ano na, 30 pieces lang to. November na ngayon. Hindi pa naubos. Ganun ako katamad. Besh! Although may iba din kasi ako mga mask na niregalo din ni or binigay din sa akin ni Mag before. Tsaka, sino pa man nagbigay ng mask? May mga ginamit din ako pero hindi ako consistent. Nakakatamad kasi to. Pero gusto ko. Pero nakakatamad. So, ayun. Kagabi, nag-mask ako kasi hindi naman ako natulog ng maaga. Dapat daw yung tulog mo. Dapat tulog ka na. Between 10 to 2, dapat natutulog ka na nun. Kasi, doon nagre-regenerate yung skin. Dami ko napanood ng mga ano, ng mga YouTubers, yung mga si Gothamista, Beauty Within. Para silang mga Korean, pero America, based in America sila eh. Kasi, nasasabi silang target. Tapos, ayun. But anyways, so yun, I want to, gusto kong, pero ayun, nung nanonood ako, parang mas nag-gear towards The Ordinary pa din ako. Parang mas best ko yung The Ordinary. Bukas na pala siya ulit. I mean, nag-resume na sila ng operation. Tinanggal na lang yung dating nag-head or something, kung ano man siya. So, parang nag-gear towards The Ordinary. Ako kasi parang mas mura, tapos mas maganda. Maganda, may mga review, mga doktor na nakikita ko sa ano. So, we'll see. Tignan natin. But anyways, ang haba nitong daldal ko ngayong gabi, guys. Pasensya na. Okay. Kung nabobore kayo sa mga daldal ko. But anyways, alam ko tomorrow off si Daddy, if I'm not mistaken. Kasi last week, Sunday yung off niya. So, this week, dapat Saturday. So, anyways, tatapusin ko lang tong aking mask and then I will proceed to my Granactive Retinoid. Yung pa yung marami pa lang yung mga hindi pwedeng ipag-mix. Buti na lang, napanood ko yun kasi kung ako yun, parang okay, ganto. Tapos magto-toner ako ng glycolic na toner, hindi na pala pwede kapag may glycolic na toner. Hindi ka na yata pwedeng yung mag-serum na merong AHA, BHA, kasi masasobrahan ka, mga ganun. So, napaka-complicated. Kaya kailangan ko humanap. Kailangan ko isulat yung mga notes na yun, kung ano yung mga hindi pwedeng i-mix, ano yung mga pwedeng i-mix. Yung Wish Trend na TV, yan. Pinanood ko din, meron silang mga ganun series. So, kailangan kong alamin. Kasi gusto ko din mag-vitamin C na ano eh. Vitamin C na ang tawag doon, na serum. So, tingnan natin. Anyways, I'm gonna end the vlog na, guys. I'll see you tomorrow. Ganito itsura ko. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to this channel. Parang happy Halloween! Okay, bye guys! Don't forget to subscribe! See you next time!